So it's share ko lang yung screen. So morning. Prime series, what is your motivation? So bago ko mag-umpisa is pakilala ko muna yung sarili ko. Yan, may picture dyan kasi ako ay batang OFW, anak ng OFW. Parents ko nag-abroad, so Saudi, and si mama ko halos nalibot niya na ang buong mundo. Yung last na napunta niya is Canada. Ako is nakagraduate as a nurse and nakapasa. So I'm a nurse by profession, nag-training sa Baguio General Hospital. And dahil bata pa na ako doon, iniabuso yung sarili. Then sad-sad yung trabaho doon. Kaya nabugbog yung katawan ko doon. Nabugbog sa bisyo at sa trabaho. Kaya nagkasakit ako. I have tawag doon seizures. Okay, inatake ko ng seizures. And sabi nun is, nagtitik ako dyan anti-epileptic drug na sobrang mahal that time. So habang nagtitreatment ako, nag-graduate din ako as an BSIT. And bumalik ako sa pagka-nurse. Ang akala ko eh, magaling ako, hindi pala. And that's, nakilala ko yung, may napakilala sa akin sa negosyo at saka pinakilala sa akin yung about pa sa kalusugan. Okay? So, God instruments. So, that's, ngayon, meron na kaming tao doon yung online business at saka natulungan din niya ako sa negosyo. Pero, ito yung topic natin. What is your motivation? So, lagi nating tinatanong is para kanino ka ba bumabangon? Tanong ko sa inyo, para kanino ka bumabangon? So, na-feel nyo ba yung pagkagising nyo? Tapos isipin nyo kung ano yung gagawin nyo next? Or napaisip kayo kung ano pa yung gagawin nyo or yung goal nyo ngayong araw? Or diretso-diretso na yung routine nyo, wala nang imik-imik, wala ka ng goal. Okay? Pero good news ko sa inyo, itong grupo and itong team natin is a purpose-driven and goal-driven na mga individual. Okay? So, we need motivation like we need oxygen. Ayon kay Mentor Simon Chan. So, every day, kailangan nating i-motivate, kailangan nating ma-motivate. Kaya ng paghinga natin na kailangan natin ng oxygen. Okay? That's motivation is like oxygen that we need to breathe. Diba? Ayon kay Mentor Simon Chan. Whatever your motivation, whatever your why, keep it close to you. Susi, para makuha natin yung motivation natin is hanapin natin yung why natin kung bakit ba tayo gumigising sa umaga or bakit natin gagawin yon. So, everything we're doing is driven by passion. Though many people start their business with only profit in mind, gaya ko, you'll need something much bigger motivating you if you want to be successful. So, sa una, sa business, syempre, ang tingin natin is pera, pagkakaperahan, di ba? Or yung money. Pero alam na din natin, sa negosyo, hindi naman instant na magkakapera ka. It's work hard and kailangan mo ng consistency para mapalago yung negosyo. So, kung hindi ka na kumikita, ano yung motivation mo para magpatuloy? Kasi ang business natin is for future and talagang pang long term. Kung kumita ka kaagad, it's great na kumita ka agad. Pero what if may times na hindi kumita yung negosyo mo? For example, sa mga kakilala kong may traditional business, sa malls, hindi sila kumita nung lockdown or GCQ, ECQ sa kanilang mga lugar. Pero they are motivated na i-open pa rin yung mga negosyo nila dahil meron silang pinaghuhugutan or yung why. The question you need to ask yourself is, what is your why? Bakit? Ano yung rason mo? And ano yung magpupush sa'yo to try your best every day? Walang maling sagot. Maybe yung iba sa atin, gusto lang mag-business or nag-business or nag-part-time sa business natin sa online para mag-provide sa kanilang family. Yung iba, yung gusto lang na spread kung ano man yung nakita nila dito sa company na to, yung vision ba? Or yung iba, gusto lang na
ma-recognize or sa mga achievement or rank advancement. And yung iba naman, gusto lang na makita na maging healthy yung family nila and makakuha ng discount. So, when the going gets tough, the tough gets going. Pero dapat malalim yung pagkakahugot mo. Your why will motivate you and ang magiging dahilan that will keep your fire burning even you are discouraged. Tips to stay motivated. Yan, bigyan lang kayo ng konting tips. So, konti lang yung oras ko. First, get enough sleep. Yan, baka hindi na kayo natutulog. Dapat matulog din kayo. Okay? Two, have a goal and get started. So, wala kang mangyayari kung wala kang gagawin. And ang kailangan mo, to get things na to start, you must start. Diba? Start mo lang. So, you don't need perfect conditions to begin. Beginning makes the condition perfect. So, kailangan mo lang simulan. Number three, surround yourself with people who will motivate you. So, avoid negative people, syempre. Diba? Okay? So, meron tayo mga mentors, coaches, and yung mga events. So, yung events kasi, yung sa exposure. Noong hindi pa pandemic, we have gatherings kung saan marami kami nakikilalang mga tao na iba-iba ang profession. So, they will give you tips and ang maganda niyan, dadami pa yung circle of friends mo na magtuturo sa'yo at magmo-motivate sa'yo sa negosyo. And it right, syempre, kumain ng tama. Then, put God be the center. Kung ang Diyos ang inuna mo, hindi ka magiging huli. At kung nag-iisa ka, kung wala ka ng makapitan, makausap, or malapitan, si God lang yung pwede mong lapitan. 24/7, hindi kailangan ng internet load or gadgets para kausapin siya. Just pray to God and ask wisdom. And, yan. Ganun kabilis na yung sharing ko. So, I will end with this boat story. So, boat, yung iba ship or yung iba bridges. Merong isang mananakop. Pumunta sa silang isang isla. And pagdating nila sa isla, naka-prepared pala yung mga native. And imbis na salubungin sila ng pagkain or something maganda na pakikitungo, and they are ready to battle kasi kasi alam nila na mananakop yung mga nasa ship. Okay, so yung mga ship. So, for example, dito sa Pilipinas, Spanish versus yung mga native ng Philippines. Okay? And they were outnumbered and natatakot na yung mga, yung sa may ship, yung mga crew doon. So, nung nakita nun ng kapitan nun, imbis na sumuko or something, retreat, mag-retreat sila, okay? Ang ginawa niya, sinunog niya yung ship. Bakit? Kasi kapag sinunog niya na yung ship, wala na silang option para bumalik pa. Ang kailangan lang nila is, or yung needed doon ay yung talunin yung mga native doon. So, ganun din dapat tayo na nandito na nga tayo sa, for example, nandito na tayo sa company. Okay? Tapos yung bakit ka pumunta dito kasi sa trabaho mo. Diba? Pero wag mo namang gawing dahilan yung trabaho mo para hindi gawin. Pero gawin mong dahilan para mas lalo mo mamotivate kang gawin ang negosyo. Sa mga may anak, yan, dahilan mo na magnegosyo dahil sa mga anak mo. Pero minsan, yung mga anak natin, yun yung dinadahilan natin. So, magkaiba sila ng perspective, dapat i-choose mo yung magmamotivate sa'yo para hatawin pa yung negosyo. So, yung kapag binurn nila yung mga bridges, yung no turning back na yon. So, nandito naman yung team natin, mga coaches natin, mentors natin, na mag-guide sa atin at mag-motivate. So, napapasalamat ako sa akin na mentor and sa mga coaches natin na lagi nandyan, nakaalalay para sa atin.
Diba? So, yan yung vote. So, time's up and thank you, mentor, for the privilege. Yeah ba? All right. Thank you, thank you. Ayan, so guys, there you go. Our keynote speaker. First. The first bago ang monk. Okay? So, our first keynote speaker for today sa ating Asia-Pacific Convention. Yes, grabe. Okay, so, amen, oh. So, what motivates you if you don't earn yet? Bakit ka lumalaban? Okay, kung hindi ka pa kumikita, what motivates you to keep going? Okay, ito pa mas malupit, no? What motivates you kung minsan kailangan mo pang mag-invest? Okay, kung kalalo na, hindi lang basta invest, minsan isip mo, nako, gagastos na naman ako. Okay, hindi pa ako tapos sa PPPS. Kukunin ko ba to? Alright, so what motivates you? No? Grabe, no? Tama-tama eh, no? Kung hindi ka pa kumikita. So, and even yung mga practical tips to stay motivated. Okay, so, siguro, kayo naman ang tawagin. What motivates you to raise your hand? Okay, what motivates you to welcome someone? Okay, so may nag-raise na ng hands. Okay, so si Jazelle, go ahead, Jazelle. Hello po, good morning po mentor, and thank you po Coach Ryan for your sharing about motivation. Yung take away ko lang po is yung kanina po yung sa quotation po. Sabi po dito, whatever your motivation, whatever your why, keep it close to you. Kasi nga po sabi ni mentor, ano yung motivation mo kapag hindi ka na nag-earn? So sabi nga po sa quotation na keep it close to you na whatever your why, dapat i-deepen natin nang sa ganun na kahit ma-reject tayo or kung ano mang situations na pag-give up na tayo, still yung motivation natin, siya yung nagpapabuhay sa atin. And then yung sabi nga sa isang quotation pa mentor, sabi doon na whenever you feel like quitting, think about or remember why you started. So yun po, so sayang din po kasi yung mga na-invest or yung time or yung mga rejections na napagdaanan. So kailangan talagang i-go and then yung kung bakit ka sumali, yung why mo. So yun lang po. Thank you po Coach Ryan and back to you mentor. Yes. Okay. So thank you Jazelle. So tama no? Always think bakit ka nagsimula in the first place. Diba? So, lalo na yung mga nakapagsimula na, no? Yung mga ilang linggo na, ilang buwan na. Okay? So, may mga taong na-invite ka na, diba? So, tapos pagka umatras ka pa, nako, sabihin lang nila, ay nako, walang isang salita yan si Jazelle. Puro simula lang yan. So, sa susunod, pag nag-alok ka ulit, wala nang maniniwala sa'yo, no? So, isa yun sa motivation ko dati pag nahihirapan ako. Nako, pag kuminta ako rito, inaabangan lang ako ng mga tao na, ano, na huminto. Okay, kaya dapat change mindset. Okay? So, abangan nila akong maging successful. Okay? So, anyone else?